si Boom nung natanggap niya yung warrant of arrest? Kayo? O, kasama mo ba siya? Opo, nasa NBI kami noon. Talagang nag- yeah, I mean, bakit kayo pupunta sa NBI? Kasi we already knew na mayroong... May nagsabi sa inyo? Opo, lumabas na po talaga at nandun po yung isa sa mga lawyers namin. So, hindi niyo pa hawak yung warrant of arrest. Pumunta lang kayo sa NBI kasi may nagsabi na pumunta kayo dito. May... So, yun ang ina-expect nyo. Pero wala kayo idea kung ilang case. Yung sa rape. Hindi, kung ilang case, kung ano yung warrant of arrest, wala kayong ka-idea. Ano lang kung makasok sa isipan nyo papunta sa NBI? Ang alam lang po namin nun, kaya kami pumunta doon sa debate kami, ano po yan, accept procedures. Sa MTC. Tapos, ready kayo doon. Anong itsura ni Bong? Pag-bail. O sige, bail. O bakit ako mag-bail? Mga ganon. Wala kayong mga pinag-usapan na ganon. Siyempre siya, ano pa rin? Siyempre, doon ka pa rin sa madidismiss. Okay. Diba? Madidismiss. Bakit? Bakit naman magkakaroon ng probable cause? But, positive siya. Positive. Okay. Diba? Pero ganon. Pero siyempre, lagi namang, ano na yan eh, ilang araw na po yan, na siyempre, nag-start ng ma-reverse siya, siyempre, hindi ka na okay. Alam mong, ito na naman tayo. Meron na naman ganito. But then, you stay positive, di ba? And yun nga, biglang nag-issue ng warrant of arrest. How is she right now? Nakausap ka? Kamusta siya ngayon? Unstable. Ang emosyon. Siyempre, may times na alam, nandun siya sa very vulnerable state. Pero, nagpapakalakas. Kasi kailangan, ito na siya eh. Kailangan namin lumaban sa case at mga nabuhay. Nakikita mo siya nung ako yung pag-file na nung in-arrest na siya sa NBI? Oo, so yun, di ba, going to, nag-bail kayo, wala clueless kayo about the second case. Yes. Oo, so, yung reaction niyo, okay na natin? Until malaman namin na may bago. Warrant. So, anong unshock or whatever? Shock na naman eh. Pero this time, ibang level. Non-bailable. And yung inaasahan mo, uuwi ka. Yes, wala kayong dalang damit, wala what's there. Uuwi ka. Uuwian mo yung mga anak mo. Diretso, detained. I had to go home and get stuff and get things. Kaya pag may bugs siya. Ano ang reaction? Ano yung sinabi ng lawyers? Hindi mo may kasama kayo ng karoon tayo sa NBI. Kasama niya yung legal team niya, di ba? Legal. So, anong sinabi niya yung pabinigay yung warrant? Bakit yung bugs? Issue na warrant. Hindi ba ako appeal? Hindi ba sila nag-ano? Ano ba silang ano? Madami, every step po, sobra silang binagayit naman kami anong mangyayari, what's our step after this one, ganyan. Sila, nung time na yun, nag-accommodate sila ng mga reporters. Yun yung nangyayari during that time. Sila yung kabila? Hindi po, ang legal team namin, nag-accommodate ng mga reporters para i-explain ano yung scenario, ano, bakit ganito bigla. Kasi sobrang complete shock ito sa amin. So, ayun, pati syempre sa amin, at the same time, naanulayan namin yung si Bong. Sino-sino kayo? Bukod sa legal team? Sa family? Ikaw? Ako yung dalawa? Kasi akala mo mag-bail talaga eh. Mag-bail. At saka yung si Bong naman kasi yung mom niya, yung, ang age na rin nun, hindi na rin namin, as much as possible, gusto namin i-shield sa pero dumating si mom sa mga problema. She had to come kasi kailangan na namin sabihin. Si Bong, kanina, nung binisita ko siya, siyempre yun, medyo may fear siya. Alam mo, bumabalik na naman po yung trauma niya, yung dati, kasi... Ewan ko, ba't bumabalik sa kanya yung time na pinagtulungan siya, yung gano'n. So ngayon, I think yun yung pinakamalaking bullet. Somehow, na-assure naman niya ako na he feels safe sa NBI. Sabi niya, mag-bait sila dito, yung mga kasama niya, mga inmate niya, ganyan. Pero ibang hindi natin alam yung... I don't know, hindi ako comfortable to talk about it, Pero basta ang importante sa akin ngayon, habang hinaharap namin to, magta-trial to, so habang hinaharap namin to, at least he's safe. Nandun siya. Tapos ang immediate na ang ano ngayon is petition for bail. Petition for bail. I know it's a non-bailable case, but your petition.
we have a strong evidence na it didn't happen, di ba? Sobrang strong. Kaya nga po, ano naman, napanalo naman namin yun several times. Diba? So, reverse lang. So, we still have those evidences. Pwede kayo mag-petition sa parang bail? Parang bail. Sino ang ginagawa ng abogado? Okay. Hanggang kailan malalaman ko? Okay. Sila lang po ang makaalam niya. Pero right now, yung steps namin. Hanggang kailan mo ipaglalaban si Bong sa sitwasyon niya ngayon? Na, ito, parang pinili ko tong laban na to since day one. Nung umuwi siya, nangyari to sa kanya, bubong sarado. I was really mad at him that time kasi nung kumento niya nga sa akin. So, doon ko na-realize na, syempre, nung mababae ka, yes. This happened. You know? Nagalit ako sa kanya. But at the same time, I knew hindi mo deserve yung ginawa sa'yo. So, nung ang pumasok agad sa isip ko was to take pictures of him, na gano'n ang itsura niya, lahat. Parang, dun pa lang, whenever I look back, dun pa lang siguro, sinabi ko na sa sarili ko, lumalaban ko ako para sa akin. Kahit galit na galit ako, alam ko nung time na yun, paglalaban ko siya. Paano mo natitake yung ganitong mga... Hindi ko alam, walang sagot dun sa paano, hindi ko din alam. Basta parang one day at a time. Hmm. Kung may kailangan kong harapin, harapin mo. I never accommodated interviews before. Yes. Pero this time, parang kailangan kong isalik. Umarapan. Tanya, hindi nakabago sa pagmamahal mo kay Bong yung nagawa niya ng pagkakalabi sa'yo? No. Actually, nagulat ako kasi hindi ko naman alam na abot sa point na mapapatawad ko siya. Galit ka nga eh. Pero nung nakita ko sa kanya, nung nagsabi siya sa akin ng lahat, nagsabi siya ng totoo. Mas lalo ko nakita yung kabutihan. Mm-hmm. Tapos yung, ito nga, yung 8 years hanggang sa kinasal kami, years na punong-puno ng pagbago. Bumabawi siya. Kaya siguro parang, wala, tumabot na ako sa point na napatawad ko siya. So ano na yun? Pinag-pray ko lang. Basta sabi ko, hindi mo na ako alis hanggang ganito. Tapos, ngayon, ito na naman, ang greatest fear niya, yung iwan ko siya. There was a time ba na muntik mo na siyang iiwan? No. Pero, nung galit ako sa kanya, alam ko hindi ako mag-stay. Alam ko hindi ko lang siya iniiwan kasi ito yung nangyari sa kanya. Naalalayan ko lang siya. Pero hanggang sa lumabas siya ng ospital, parang, alam mo yung unti-unti nawawala yung galit. Ay, pag-ibig. Yung mga anak niya, Tanya, paano nila hinahandle? Mm. Siyempre, sobrang sakit. Alam mo yung mga anak niya, parang tahimik kasi sila. So, minsan, yun yung lalo kang nagiging emotional kasi hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa mga isip nila, kung how they feel about it, na kapag ba nagtanong sila, kung nagsalita sila, nakakadagdag pa sila ng burden sa amin. Lalo pa kami mag-weekend. Minsan nag-worry ka na lang it, but... pero yun, kagabi, I was able to talk to them. Worry? Oo. Very mature. Good son. Never silang nag-doubt sa tatay. Never. Tsaka, gusto nilang magpaka-strong for Bong. Buo ang support ang binibigay sa'yo ng Sit Boys. Ano reaction mo about that? Na ayaw ka nang iwan ngayon, sabi ni Maynard. At alam mo, mga kailangan ka ng tulong. Super, tsaka yung mga moms nila. Street Boys, sorry. Street Boys, yes. Ay, grabe yan. Grabe. Alam mo, dito ko nakita kung anong klaseng friends mamili si Bong. Yung mga friends, yung kinikip niya talaga sa buhay niya. Mga totoong tao. Sino sa Showtime host ang unang pumunta o dumami kay Bong? Wala pang pumunta. Wala kasi, pang. Kahit si Vice, wala pang. Wala, pero yung messages nila, at mas pinararating nila through ganyan, sila very supportive. Very supportive. Minsan nga, alam mo yung ramdam mo sa kanila na hindi nila alam kung anong klaseng words ang ipapadala that may comfort. Alam mo naman. Pero yung simple prayer for that day, sisend lang sa'yo. Alam mo na yun pala yung kailangan mo.
Doon sa mga mothers naman nung anak niya. Yes. Sa mga yun. Sobrang supportive. Sobrang supportive. Alam mo, para kami family kasi. So, syempre may time na mas focus ako kay Bo. Talagang inaano nila na huwag ka mag-alala, the boys are okay, gano'n. Diba? Parang sila muna, sila muna. Tapos sila talaga constantly nag-check kami. May nagsabi niya sa akin parang, lalabanan niyo daw ito. Maninindigan daw kayo bilang magsama-sama kayo bilang isang pangyayari. Gano'n naman. Pati doon, noon, gano'n namin siya hinarap. Gano'n din ngayon.